702 DZAS ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ito ang pinakaunang himpilan ng FEBC. Nagsimula sa puso ng tatlong Amerikano, sina Robert Bowman, John Brugger, at William Roberts, with one goal in mind, and that is to broadcast Christ to the world. Hindi sila mayaman at hindi rin mga influential, pero malakas ang pananampalataya. Nagsimula sa $1,000 as seed money, pinalago ng Panginoon at patuloy ang provision sa bawat pangangailangan. China ang goal ng broadcast. Sa Shanghai, China, doon plano na magtayo ng station. Pero after World War II, naging mahigpit ang Communist China at nag-shutdown ang lahat ng mission work sa bansa. Nagsarama ng pintuan ng China, bukas naman ang bakura ng Pilipinas, which is ideally located in the South China Sea. At dahil ang bansa ay napapaligiran ng bodies of water, highly strategic para sa pagbato ng broadcast sa malalayo ring lugar gaya ng Russia, Ukraine, Central Asia, mainland China, Mongolia at India. Ilang araw bago ang pilot broadcast, nakiusap si John Brugger sa Philippine government na i-extend ang deadline kasi hindi pa tapos ang construction sa station. Tatlong araw bago ang broadcast, nasira naman ang isang circuit at kinailangang ayusin ito. Critical ang repair kasi lulubog ang paa ng mga workers sa tubig kung saan naroon ang high voltage power lines. Kaya ganun na lang ang panalangin ng mga may bahay ng mga worker para hindi makuryente ang kani-kanilang mga esposo. June 4, 1948, alas 6 ng gabi, nang magsahim papawid ang 680 KZAS sa AM band. Ang old hymn na All Hail the Power of Jesus' Name ang unang awit na napakinggan sa himpapawid, pagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos. Naging maayos ang takbo ng transmitter. 2 oras itong umandar as proof of performance para sa pamahalaan. Pinagpala ng Diyos ang unang pagsasahim papawid ng 680 KZAS Airwaves of Salvation. Noong 1968, ang former President Ferdinand Marcos Sr. ang naging guest of honor sa 20th anniversary celebration ng DZAS. Pinasalamatan niya ang FEBC na naging katuwang ng bansa sa pagpapalakas ng regional unity sa Asia. 1978, nang maging 702 ang talapihitan ng radyo sa DZAS. 1988, mismo si former President Corazon Aquino ang nagbukas ng Malacañang para sa 40th anniversary ng FEBC. 500 staff members at supporters ng FEBC ang invited sa Malacañang Palace para mag-celebrate ng milestone year. At sa araw rin na ito, idiniklara ng Pangulo ang unang linggo ng June bilang National Gospel Broadcast Week sa ilalim ng Far East Broadcasting Company. Ito ay bilang pasasalamat ni President Aquino sa FEBC na naging matibay na instrumento ng pagkakaisa sa diverse people at culture ng Asia. August 2012, umalis sa Caruhatan, Valenzuela City ang 702 DZAS Studios para lumipat sa mas mataas na gusali sa Ortigas Center, Pasig City. Para rin sa mas malakas at mas malawak na pagsasahim papawid. Soon after ang dating on-air broadcast na sa radyo lamang napapakinggan, nag-expand into online streaming. At sa ngayon nga, ang ilang programa natin ay napapanood na sa Facebook Live, sa YouTube at Signal Cable sa Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kaya, ang dating FEBC Radio ay lumawak pa at naging FEBC Radio TV. This June 2023, 75 years na ang FEBC. 75 years na ang 702 DZAS.
Ang himala ng provision ng Diyos ay nararanasan pa rin ng himpilan mula 1948 hanggang ngayon. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa 75th anniversary ng FEBC sa temang Ang Bawat Tagumpay, Ikaw ang Nagbigay. Shining through, reaching out, touching.